Then, ayan na siya, guys. Nakita niyo naman na yung green na itsura. So, yun, guys. Ganun lang mag-add ng ganyan ng mga icon na yan. So, kung gusto niyo ng iba-ibang kulay, kung gusto niyo kung anong design na gusto niyo, kung anong gusto niyo ng anong klaseng... Hello, guys. This is James from Tech Group Solution. In this video, guys, I'm gonna show you... Hindi ka pala tech channel to, James Barrett vlog nga pala to. Kasi guys, sa video na to is medyo techy yung ipapakita ko sa inyo and naisip ko lang na gawin to. So yun nga pala guys, kung hindi nyo alam, meron ako isang channel na tech channel, kung hindi pa kayo nakasubscribe doon. So please subscribe na rin kayo, 61k na yung subscriber ko doon. So please subscribe din kayo, so ililink ko or ilalagay ko dito yung channel ko. So yan, nakikita nyo yung YouTube channel ko na tech. So yun, subscribe na rin kayo dyan. Then yun guys, dito sa video na to is magiging medyo techy kasi nakikita ko to sa YouTube na ginagawa din nila dahil may iOS 14 na, diba? So ayun, naisip ko na gumawa din ako ng customization ng iPhone ko kasi nakaya iOS 14 na rin na po. So yun guys, kung hindi nyo alam mag-update ng iOS 14, which is, alam ko naman napaka-basic lang, alam nyo i-update yung iPhone nyo sa iOS 14, pero meron pa rin tao na hindi alam gawin yun. So yun, papakita ko sa inyo. So yun nga guys, dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung customization ko ng iPhone ko. Simple lang naman to guys, pero ipapakita ko sa inyo yung version ko, and then ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa to. So yan, ayan yung screen ko. So yun nga again guys, kung hindi nyo alam i-update yung iOS software nyo, ang gagawin nyo lang is pumunta kayo sa settings, and then punta kayo sa general, then software update, which is nakikita nyo naman guys na naka iOS 14 ako. So kapag hindi pa kayo naka iOS 14, may nakalagay dyan na update, alam na, it's common sense guys. So yun. So ayan na. So ayan, nakikita nyo naman na kung ano itsura ng iPhone ko ngayon, di ba? Medyo yellow tayo. And then, naka-yellow shirt din ako. So kung lang is, higupin ako ng iPhone. So yun, naka-terno. Talagang tinerno ko yan guys kasi nakita ko, oh wow, yellow yung iPhone ko. Why not iterno ko rin yung shirt ko. So yun. So ipapakita ko sa inyo kung paano gawin to. So nakita nyo naman ito guys. Widget yan. Widget ang tawag dyan. So yun yung nauuso ngayon dito sa iPhone. Widget. Then nakikita nyo yung mga icons ko guys, diba? Na nagbago yung app cover. So app cover yung tawag dyan. So nagbago yung mga icons ko, yung itsura ng icons. Ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yan guys. Then ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-add ng widgets. So yung widget ko guys, nakita nyo naman, diba? Pag in-scroll ko, iba-iba. So ang tawag dyan is stack widget. So yun. So nakikita ko na yung date, and then kung gusto ko makita yung weather, so widget ko na to, slide down ko lang. Then nakikita ko na yung weather dito sa place ko, which is really important sa akin kasi alam niyo naman kung lagi kayo nanonood ng mga vlog ko, lagi kong tinitingnan yung weather, 'di ba, diyan sa bintana. So yun, copy muna tayo guys. So yun, umpisahan na natin kung paano ko ginawa to. Pero ang ipapakita sa inyo guys is my version is yellow. So ang gagawin natin siguro yung version para ipakita ko sa inyo is gawin naman natin green para maiba yung kulay. First of all, ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag-add ng widget. Napakasimple lang mag-add ng widget guys. There's two ways para mag-add ng widget kung hindi kayo gagamit ng app. So ang gagawin nyo lang is slide to the left, and then slide down sa pinaka bottom, then makikita nyo yung edit, then plus. Pwede na kayo mag-add ng ito yung mga widget guys, or ito mga widget na rin to, pwede nyo yung i-drag kung saan nyo gusto i-drag sa home screen nyo, blah blah blah. So yan, so kung gusto nyo mag-add plus, tapos yan na yung mga widget. Tapos makikita nyo yung mga app guys na nag-offer ng widget dito sa baba din. So yan, then ayan, tapos i-drag mo lang siya kung saan mo gusto i-drag guys, ganun. Ayan, may widget na ako guys. Ayan, widget na yan. Ganun lang kasimple mag-add ng widget. So, for example, mag-add tayo ng, for example, yung preset. Anyway, mag-add tayo ng clock. So, meron kayong small. Makikita nyo, meron kayong medium. Parang pare small to. O nga, small, small, tapos medium. So, ayan, for example, gusto natin i-add to. Pero gusto nating mag-customize ng widget kasi 'di ba? Gusto nating maging maganda yung itsura ng iPhone natin. Ba, nagulo na. So gusto nating maging maganda yung itsura ng iPhone natin.
So ang gagawin natin guys is magda-download tayo ng dalawang application na popular ngayon for widget. So punta tayo sa App Store. Then search lang natin is widget. So makikita nyo dito guys, itong dalawang to ang ginagamit ko, yung Color Widget and then yung Widgets Meet. So yan yung dalawang popular na widget app ngayon guys, which is naka-install na sa iPhone ko ngayon. Pero meron ding iba yan, Photo Widget, Simple. Tapos meron pa pala ito guys, Motivation Widget. Pwede nyo rin i-add dyan kung gusto nyo mag-add ng Motivation Widget. Kasi maganda rin naman yung pag nakita nyo yung phone nyo, tapos may makikita kayong motivation na quotes, di ba? So yun, okay din yan. Pero I'm sure na may mga lalabas din ng mga widget soon. Yan, kagaya nyan, widget, add custom, blah blah blah. So ang dami, di ba? So yan, i-explore ko rin yan. So explore nyo rin guys, so yun. So let's start using the color widgets. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add ng color widgets. So like this, from color widgets yan guys. So now, gagawa tayo ng panibagong page para magpanibagong, idadrag ko to sa, idadrag ko tong icon na to sa isang, sa kabila. Para mag-create ng another page. So yun guys, gagawa tayo ng color widgets, which is yung date, time, tapos yung battery. Papakita ko sa inyo paano gawin yun. So punta tayo sa color widget. So for example, ayan, meron na akong ginawa dyan. Pero gusto natin mag-iba, gusto natin ng green. So for example, itong green. I-edit natin to. Edit widget. So for example, gusto din natin ng malaki. So ayan. So pwede mo lagyan ng picture yan guys. So ang gagawin natin is punta tayo ng Chrome. So kuha tayo ng mga green pictures. So for example, okay, gitara din. So green guitar din. So for example, green guitar. So ay, punta pala tayo sa image. So yun, ano pa maganda? So yun guys, finally nakakita rin ako ng green picture, which is dito ka talaga mahihirapan sa pag-design and maghanap ng icons, picture na babagay sa gusto mo. So yun, medyo nahihirapan ako maghanap ng gusto kong guitar. So yun, save ko yung image na yan. Once I save it, punta na tayo na again sa color widget. So sa color widget, so yung font, pwede nyo palitan yan. So for example, yan, pwede nyo palitan. Ganun, pero ang gagamitin ko guys is... Yan, pwede na yan. Pwede na, simple lang. Tapos mag-add ng photo, mag-add ka lang. Which is ito, na save na natin sa photo gallery natin. Then add lang natin yan. Ayan na siya guys. Medyo hindi siya ganun kaganda. Pero nasa sa inyo na yun kung gusto niyo maghanap ng magandang picture. So maghanap na lang kayo. And then, set widget. Then, gusto natin mag-add ng widget ngayon. I-add natin yung ginawa natin. Press again yung phone screen yun. Then, plus add. Then... scroll lang natin hanggang makita natin yung, nasa na ba yun? Color widget. Then, ayan na yung ginawa natin. So, gusto ko yung malaki, yung large. Then, add widget. So, ayan na siya guys. Ayan na siya, nakikita nyo na, di ba? Tapos ito, ibalik na natin to doon sa page na kung saan dapat siya. Kasi gagawa tayo ng sarili nating icon. Na green. So, ayan na siya guys. Dito yan. So yan siya guys, nakagawa na tayo ng date na may time na may battery percentage na widget na large. So yon. Okay na, di ba? Nakapag-add na tayo. And then, papakita ko naman sa inyo, what if you want yung kagaya nito guys is na i-scroll. So madali lang yan guys, ang gagawin natin is mag-add tayo ng stock widget. So to add widget again, tap mo lang yung screen, plus, and then meron dito yung stack, smart stack. Yan, i-tap nyo yan. Then large, add widget. So ang gagawin ko ngayon guys is, saan na ba yung ginawa ko? So ang gagawin ko ngayon guys is idadrag ko tong ginawa ko na to over dito sa stack na. Medyo mahirap lang siya i-drag guys, medyo weird. Pero sana madrag natin. So yeah, ito try ko ulit. Yan. Yan, na-drag ko na siya. Medyo mahirap lang siya guys. Medyo weird. Parang kala mo hindi pwede pero pwede. So nating bago, nakita niyan. Yan na siya guys.
So pwede nyo ring i-edit yan guys, once na na-add nyo na, then pwede nyo ring i-tap and then edit stack. Pwede kayong magtanggal ng kung ano yung nasa loob ng stack na yon. Gusto ko lang makita yung color widget and notes lang. So tanggalin natin yung iba. So para magtanggal ng iba is slide lang, delete, delete. So ayan na siya guys, dalawa lang yung nakikita nyo ngayon. So ganun lang, pwede nyo i-edit yan. So ganun lang mag-add ng widget guys, napakasimple lang. Then marami pang ibang widget guys na pwede i-add. So papakita ko naman sa inyo kung paano mag-add ng widget gamit yung Widgetsmith guys. So punta tayo sa Widgetsmith. Ito namang Widgetsmith guys is marami kang pwedeng i-add. So for example, mag-add tayo ng text, which is, ayan, nakita nyo may ginawa akong text. So meron akong ginawa na text, sample lang yan guys, pero papakita ko sa inyo kung paano ulit gumawa ng text. So merong small, medium, and large. So mag-add tayo ng medium ngayon. Then sa medium, pwede tap nyo yan. Then pwede kayo mag-add ng clock, ganun. Tapos photo album, pwede kayo mag-add ng mga ganyan, custom text. Tapos upcoming events, outlook. Pero ito yung iba, naka-lock siya, kailangan mo yata magbayad something. So ang i-add lang natin guys is custom text. So pwede natin ilagay kung anong text na pwede ilagay natin. So for example, just my name na lang. Tapos font, pwede kang mamili ng font, ganyan. Or ito, yan lang. Okay na yan. Hindi ko masyadong gagandahan guys kasi nakita nyo naman na yung screen ko, yan yung pinakaginawa ko. So gumagawa lang ako ng example. So yan, pwede kang mamili ng color, tint color. So for example, ang gagawin natin is white. Kasi ang gagawin kong background is green. Tanda naman tayo sa background. So ayan yung background. Border color, napaka okay nyan kung gusto nyo maglagay ng border color. So for example, ang gagawin kong border color is white. Then yan, pwede nating i-rename siya. Save. Yan, meron na tayong text na nagawa na widget. So ang gagawin natin para i-add yung widget na yan is itatap na natin ulit yung, again, yung screen. Then add. Then scroll down tayo hanggang makita natin yung Widgetsmith. Then ang ginawa natin is medium, di ba? Medium. Then add widget. So yan, pwede nating i-edit yan guys. Tap natin, then edit widget. Kasi hindi naman natin yan yung ginawa natin. Tapos tap natin yan. Then yung James Barrett ang ilalagay natin. Then ayan na siya guys, di ba? Ayan na yung widget. So iba-iba yung widget guys. Gusto mo mang text, photo album, smart stack. So yun nga guys, pwede nyo gamitin yung Widgetsmith or color widget, which is this one is color widgets, and then yung top is Widgetsmith. And then i-add nyo lang naman yung mga ginawa nyo dun sa app na yon sa screen nyo. Napakadali lang, di ba? Sana'y naintindihan nyo. So yun. So ang next na ipapakita ko na sa inyo guys is yung mga icon, kung paano siya ginawa, kung paano siya palitan. Napakasimple lang guys. So ibuburahin natin tong ginawa ko na to. Kasi pangit naman yan. Pangalan pa lang, pangit na. Ang gagawin natin naman guys, ito, gumawa ako ng version ko na to, di ba? Yellow, pero napalitan na siya kasi gumawa tayo ng bago. Ang gagawin ko naman guys is yellow na icon. So bibigyan ko lang kayo ng dalawang example. So for example, gagawa tayo ng, for example, calculator. So merong app dito guys na para gumawa tayo ng shortcut. So ang search lang natin is shortcut. So yan, gumawa na ako ng mga shortcut na yan. Yung mga shortcut na yan guys is etong mga app na to. Yung mga app na yan, yan yung mga shortcut na ginawa ko dito sa shortcut na app. So gagawa ulit tayo ng bago. Ang gagawin lang natin is hit lang natin yung plus, then add action, then scripting, then open app. So kapag tinap mo yung shortcut na yan, mag-open siya ng app. Choose natin yung app na gusto nating i-open. So for example, calculator. So once you pinili yung calculator, ang gagawin naman natin next is tap this 3-dot little button sa gilid. Diyan, tap na yan. Then shortcut name, for example, calculator. Meron ako calculator, so gagawin natin calculator 2.
Then add to home screen. Then dito guys is mapapalitan na natin kung ano yung app cover na gusto natin. Pero bago natin, di pa pala tayo nakapag-download ng app cover for calculator na green. So punta tayo sa Chrome. So ganito ako nagsisearch guys. So yun lang ang mahirap dito guys, yung pagsisearch ng kung anong design yung gusto mo, kung anong icon yung gusto mo. So ang gagawin natin is green calculator. Ano bang maganda? So for example, this one. It's just an example guys, pwede nyo palitan lahat yan. Pwede nyo palitan kung anong gusto nyo yung icon. So nasa sa inyo na yan. Hindi natin masyadong pagaganda yung mga example. Papakita ko lang naman sa inyo. So kung pupunta na tayo sa photos. So ito, na-download ko na siya guys. So para gamitin ko yan, so punta ulit tayo sa shortcut. Tap natin yan, then tap this, add to home screen. And then pwede natin palitan yung picture by tapping this. Then choose photo. Then yung dinownload natin calculator. Then choose. So ayan na siya guys. Then add. Then done. So andito na siya guys. Nakita nyo naman na may calculator na ako dyan, na kulay green kasi yung design natin is green. So yan, bagay na siya guys, di ba? So mag-add tayo ng panibago guys, mag-add tayo ng isa pa, which is naisip ko is calendar. So punta ulit tayo sa shortcuts, then plus icon again, then add action, then scripting, then open app, then choose tayo ng app na gusto natin i-open. So for example, calendar. Then tap this button right here. Then shortcut name, lagyan natin calendar to add to home screen. Then lagyan natin yung shortcut name, calendar. Then tap natin ditong picture na to. Choose photo. So wala pa pala tayong photo. Again, punta ulit tayo sa Chrome. Calendar icon. Calendar icon. Then images. Then kuha tayo ng color na green. So for example, this one. Yan, nasa unang search. So save natin. So punta ulit tayo sa shortcut app natin, then choose photo. Then yan. Then choose. Then, may mali spelling. Calendar. Then add. Done. Then ayan na siya guys. Nakita niyo naman na yung green na itsura. So yun guys, ganun lang mag-add ng ganyan ng mga icon na yan. So kung gusto niyo ng iba-ibang kulay, kung gusto niyo kung anong design na gusto niyo, kung anong gusto niyo ng anong klaseng icon ang gusto niyo. So ayan na siya guys. Napakadali lang, 'di ba? So yan lang yun guys, basically kung paano mag-add ng widget, kung paano nyo i-customize yung widget nyo. So medyo may hirapan ka lang maghanap talaga ng icon, kung anong gusto mong icon, kulay, ganon, kung anong gusto mong theme, aesthetic, kung anong gusto mong itsura ng magiging iPhone mo, diba? Kagaya nyan, yan, green siya. Pero ibaback natin siya sa dilaw. So para ibaback yan sa dilaw ulit, pupunta lang ulit ako sa color widget. And then change natin yung photo sa dati. Then set widget. Then ang gagawin ko guys is ayan na siya guys. Bumalik na siya sa dilaw na design na ginawa ko. So yun, ganun lang ka basic yun guys kung paano i-design yung iPhone mo. Doon ka lang talaga mahirapan maghanap ng mga photos, mga icon. Pero kung matyaga ka, magiging worth it kagaya nito guys. Medyo magandang design. And then, kung gusto nyo, palitan din nyo yung background ng phone nyo para maging bagay siya. So ako ang ginawa ko is ginawa ko lang white yung background ko. Pero kung gusto nyo gawing yellow, so itry natin. Gawin natin, hanap tayo ng yellow background. Doon talaga may hirapan na naman tayo maghanap ng yellow background. But by yellow background? Try natin yellow wallpaper. Di ba? Yellow wallpaper. Ano ba, James? Ay, wallpaper. Wallpaper, ano ba? Mali spelling. So, yan. So, ito, for example, itong Believe na to. So, i-download natin yan. Save. And then, punta tayo sa settings. Or punta lang na tayo sa photos.
then yung photo, tap this, then use wallpaper, set na natin both. So yan na siya guys, pero ang pangit, hindi siya ganun kaganda. Mas gusto ko pa rin yung white yung background kasi masyado nang puro yellow to nangyari. So medyo hindi lang maganda kasi may bilib dun sa gitna, hindi siya gumanda. So yun guys, ganun lang naman, ganun lang mag-design ng iPhone. And then hopefully sa mga future guys is magkaroon sila ng mga another application para ma-customize pa yung iPhone and then mapaganda pa. Yeah, finally nagkaroon na rin ng widgets and pwede mo na rin i-customize yung iPhone mo sa kung anong gusto mo. So yun guys, ito lang yung video na to. So naisip ko lang nagawin to kasi nakikita ko na sa YouTube na gumagawa sila ng design. And then naisip ko rin na gumawa ng sarili kong design. And why not, diba? So yun, at least napakita ko sa inyo yung design ko. And at the same time is napakita ko sa inyo kung paano gawin to sa iPhone. So yun guys, dito na nagtatapos tong video na to. And it's September 23 na nga pala dito. So, ang bilis ng panahon nung guys, parang dati tayo. Pero ngayon, may iba ka na. Gago! So, yun guys, dito na nagtatapos tong video na to. And kumusta sa inyo? And sorry kung hindi ako masyado nag-vlog kasi busy guys. Pero, at least kahit pa paano nakapag-gawa ako ng video ngayon. And yun guys, wala akong masya-shoutout ngayon kasi hindi ako nakapag-isip ng mag-screenshot ng mga shoutout kasi gustong-gusto kong i-record tong video na to and para mapakita ko sa inyo. And then, next time na lang yung shoutout guys. So yun, pero shoutout sa inyo lahat sa mga nanonood ng mga video ko. And ayun guys, thanks for watching guys. Have a nice day sa inyo and see you pa sa mga next video ko pa. Bye-bye!